Naku, may good news na naman tayo. Kasi maraming umaatake sa akin dahil lang sa prenace ko si Tatay Digong. Alam niyo mga taga-Luzon, malaki din problema namin. So, clarify ko lang bakit namin hinahanap yung Pangulo during times of calamities na. Bago ako magpakita ng ilang video sa inyo, gusto ko lang sabihin sa inyo na malamang karamihan sa inyo updated sa mga nangyayari ngayon sa buong Pilipinas, di ba? Yung tungkol sa hashtag nasaan ang Pangulo. Malamang pamilyar ka sa mga hashtags na yon. Maraming kapwa nating Pilipino ang nag-aaway-away ng dahil lang doon. Okay? Ang nangyayari kasi, ang Luzon versus Visayas and Mindanao is nagkakaroon ng debate. No? Dahil nga ang Luzon, kinukot siya ang Mindanao at ang Visayas dahil sa pagiging Bisaya. Kung yun ang opinion nila, so wala na akong magagawa doon. Pero, para sa akin, hindi tama yon. Ngayon, may ipapakita akong mga ilang clips sa inyo na pwede nating basihan ng mga nangyayari para ma-updated tayo ngayon sa kung ano yung mga nangyayari sa Pilipinas. So, let's go. Mag-scroll down tayo kung ano yung mga iilan lang naman na nangyayari ngayon sa TikTok community. So, eto. Nako, may good news na naman tayo. Pang 12 na safest na bansa tayo sa buong mundo. At ang kapantay natin, New Zealand, Australia at Poland. Pambihira, oo. Ibig sabihin lang nito, effective ang war on drugs ni Pangulong Duterte. Pero syempre, hindi na naman maniniwala ito mga dilawan at mga aktivistang terorista. Pag hindi pabor sa kanila, hindi sila maniniwala. Ganyan yung mga yan. Talagang wala na sa tamang hulog yung mga yan. Alam mo, kung ako sa inyo mga dilawan kayo at kayong mga teroristang aktivista, magtanim na lang kayo ng kamote na may pakinabang kayo sa ating bansa. Okay. I deleted po the first video na ginawa ko. Kasi maraming umaatake sa akin dahil lang sa prenace ko si Tatay Digong. Hindi ko po maintindihan kung bakit ganun yung ibang kapwa Pilipino natin. Kumbaga ako, pinost ko lang naman yun kasi natuwa ako. As a proud Bicolana, na alam kong hindi naman talaga tayo pinababayaan ni President Duterte sa oras ng pangangailangan. Kaso ang problema kasi, mas marami sa ating Pilipino ang mapaghanap, mapag-question, at hindi kasi yung iba marunong makontento at magpasalamat. So, dahil doon, natawag akong kadiri at bobo. Lahat na. Siguro hindi nila matanggap yung sinabi ko na si President Duterte is a man of action talaga. So, another one, hindi ko na naman pumaduet or mastich dahil naka-private. Pero kuya, I just want you to know that yes, si Duterte po ang may kapangyarihan as of now as the President of the Philippines. Pero nakikita din naman po natin na may ginagawa naman siyang action. May ginagawa may po ginagawa siya. Naman. Let us be updated. Natural, o baka hindi ka rin updated. Panoorin mo po isang kong video, ayun, updated. Ma-update ka po doon. Sa pelikula, and ano action po yung gusto niyang gawin niya? Na siya mismo ang lumangoy at sagipin yung mga tao? Grabe, ano po bang klaseng publicity ang gusto niyong gawin ng ating presidente para makita po natin na may ginagawa ang ating gobyerno? Tapos sasabihin natin natutulog lang siya, wala siyang ginagawa, nasaan ang presidente, nasaan ang presidente. Kuya naman, ano to, parang bata na naagawa ng candy at ngayon naghahanap ng magulang? Kuya, hindi po ganito ang dapat nating gawin. Let's support our government. Yes, oo naman. Ano mangita man mo sa presidente? Kusay gusto ninyo mahitabo di ay sa iyaha? Magsalong-salong siya sa baha? Ug iyang higupon ang tibuok pita, magdupa-dupa siya para muhawa ang bagyo. Di man siguro tabogo, no? The government in the Philippines is not doing anything about it. I don't want to get in trouble, but the government is really just be acting like nothing is going on, and It's just so crazy to me, honestly, and yeah, that's all I'm gonna say because I don't want to get in trouble. The government in the Philippines is sarcasm or what? Is not doing anything about it. There's only a way to find out. I don't want to get in trouble, but
even Bretman noticed it. The government is really just reacting like nothing is going on and anything. Isn't doing anything. It's just so crazy. They're actually working 24/7. Honestly, and yeah, that's all I'm gonna say because I don't want to get in trouble. The government. Hello. Hello. Alam niyo mga taga Luzon, malaki din problema namin. Mga taga Davao, Mindanao. Kasi yung anak ni Duterte na si Inday Sara, hinahanapan kami ng FM pass. Ngayon, hindi kami naghanap ng pangulo. Kasi takot man kami. Baka isunod kami sa lungon. Hindi kami sanay binibibi. Real talk tayo. Kagabi nag-observe ako dun sa mga pa-famous, yung mga malalaking bilang ng followers. Naaawa ako dun sa mga viewers, oh, yung mga ano, idol, pa-notice naman, ganyan. Idol, pa-shoutout naman. Parang dead ma lang, parang tinitinan lang nila kung sino yung gusto nilang ano, pansinin. Alam mo, hindi tama kasi yung, andyan, may nagli-lipstick, may kausap yung katropa, kukwentuhan sila. Pero yung takbo ng mga bumabati sa kanila, hindi nila pinapansin. Mga feeling sikat eh. Mas gusto nila yung parang binaano lang, yung pinupuri lang sila. Alam nyo, dalain nyo kaya mga yan. Paramdam nyo na nababawasan sila ng ano, ng followers. Kung walang gagawa, walang madadala. I-unfollow nyo mga yan, kung di rin lang kayo pinapansin, i-unfollow nyo na. Alam mo, para lang ano eh, mukhang tayong iba eh. Hindi nila okay, pinapansin. Okay. Grabe. Yun nga, nag-trending sa Twitter yung nasaan ang Pangulo. Kami na naman nagtatanong sa akin. I don't want to get involved with politics. Kasi everyone has the right to speak up and voice their concerns. Pero ito lang sasabihin ko sa inyo guys ha, sa mga naghahanap ng Pangulo or sa Pangulo, naunsa mo? Pag-relax ko no mo. I am from Davao. So, syempre, kilala ko ang ating Pangulo kung ano ang kanyang ginagawa para sa dakbayan sa Davao. Salute. Remember Davao sa Baguio Yolanda, mayor pa siya nun ha. Pero nagawa niyang tumulong at magbigay ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo at kalamidad. So, relax lang kayo dyan. Hindi hahayaan ang Pangulo na magdusa ang ating mga kababayan. Okay. Meron niyang ginagawa at meron niyang iniisip na mga paraan para mapigyang pansin ang mga salanta ng bagyo. Nasaan ang Pangulo? Nasaan ang jowa mo? So clarify ko lang bakit namin hinahanap yung Pangulo during times of calamities. Hinahanap namin siya kasi as President of the Philippines. Grabe yung powers niya and influence. No? As head of the executive department, siya yung boss ng halos lahat ng groups and agencies na kakailanganin mo for disaster relief. No, isang salita lang niya gagalaw at gagalaw yan lahat. Hindi namin hinahanap yung LGUs kasi the LGUs are most probably doing their job. No? Hands-on yung mga yan, lalo na ngayon malapit na election. And if they're not doing their job, we call on them too. And the president can make them do their job. Kasi the president exercises supervision over them. Hindi namin hinahanap yung PNP, AFP, CDR, MO, Coast Guard, and the other groups and agencies na nakakailangan yung for disaster relief. Kasi, why pass the burden of calling them one by one sa citizens? And yung citizens na nga yung agrabyado. Eh, sa isang salita lang ng boss nila, gagalaw at gagalaw yung mga yan. See, diba? And oo, dapat gising siya. And hands-on siya during calamities. No? Kasi yung tulog at pahinga na babawi. Pero yung buhay ng iba, hindi. No? So, okay. Clarify ko lang bakit. Hindi ko gets yung point niya dito kung bakit niya sinasabing hindi dapat lumapit sa LGUs. Oo, siguro. Pero tapos yung sinabi niya na ginagawa ng LGUs yung mga ginagawa nila. So, kung ginagawa na ng LGUs nila ang ginagawa, ang kailangan nilang gawin, so, anong point para sa Pangulo na magsabi sa mga LGUs na gawin mo yung gawin mo to? Diba? So, anong point? Parang sinabi mo sa anak mo na naghuhugas na ng pinggan, tapos sasabihan mo, maghugas ka ng pinggan na nakikita mo naghuhugas ng pinggan. Ewan ko sa taon to. Fine, okay. Opinion niya yun. Mukha siyang Koreano. Unang dumating daw yung mga polis, yung AFP, yung BFP, tapos may so, Coast. Lang guys. Yun na, nakita nyo na kung ano yung mga mostly nagte-trend ngayon, no? Hindi lang sa Facebook, hindi lang sa TikTok. Sa Facebook, hindi masyado nagte-trend. Mostly sa mga maraming social, which is Twitter and Instagram. Yun, maraming mga social doon na
mga tao na nag-hashtags ng nasaan ang Pangulo, opinion nila yon. Opinion ng mga tao yun. Makanya-kanya tayong opinion. Ang mali lang kasi doon, yung opinion natin is kung nakakapagdala or alam natin nakakasira sa future ng hindi lang sa atin, no, kundi sa future, maaring makasira sa future o hinaharap ng bansa natin, is yun yung pangit. Paano ko nasabing hinaharap ng bansa natin? Kasi, guys, influencer sila eh. Nakikita ng mga kabataan niya kung ano yung mga sinasabi at ginagawa nila. So, yung mga audience nila o yung mga nag-a-idolize sa kanila, maaring posibleng gawin yun, lalo ng mga kabataan, posibleng gawin yun kung ano yung ginagawa nila, kung ano yung sinasabi nila. Kasi nga, influencer sila. Nakakapag-influence sila ng tao. So, maaring maka-apekto yun sa karamihan sa mga Pilipino, no, kung ano yung mga sinasabi nila, lalo na especially against sa gobyerno natin. No, parang naiisip ng mga kabataan na tama itong ginagawa ng taong to, idol ko to, so tamang ginagawa niya, so gagayahin ko na siraan ng gobyerno natin, maging sino pa man ang mga maluluklok na pangulo in the future, no? So, 'di ba? Make sense. Dapat hindi 'yun isinasa publiko yung ganung klaseng opinion, no? Kasi nakakasira 'yun sa imahe ng gobyerno. At pag nabasa 'yun, once lalo pa naman sa ating mga Pilipino uto-uto. Pag nabasa ng ilang Pilipino 'yun, tapos ikikwento niya ng ikikwento hanggang sa 'yun, syempre madadagdagan na 'yun pag nakwento. Madadagdagan na 'yun hanggang sa pag nadagdagan na ng dumami na, papangit na ang imahe ng gobyerno. Ano mangyayari? Sisira lang. Imbis na sana makakahanap na tayo ng hindi perfect na government, at least yung government na may malasakit sa atin is natutulong sa atin na alam natin na gustong umasensi yung bansa, mawawalan tayo nun. Bruin mo kami mga taga Mindanao, hindi ginagawa sa amin ng Pangulo yan na alagaan yung lugar namin, yung papagandahin yung Maynila, di ba? Sa amin, ginawa ba sa amin yan? Hindi. Pero hindi kami nagreklamo. Wala kaming nireklamo, wala kaming ginawa, nag-proud pa nga kami na inuna ang Maynila. Kasi nga, capital yan eh, capital city ng Pilipinas yan eh. So, proud pa kami. Tsaka kasi, ang kalinisan at kagandahan ng imahe ng Maynila at ng Luzon, damay na rin kami nun, no? So, ayaw namin maging selfish. Ang pangit lang kasi, mismong Tagaluzon na nga yung pinapaganda, karamihan pa sa kanila, hindi ko nila lahat, karamihan, is yun pa yung galit. Yun pa yung masama ang loob. Ewan ko, nalilito ako. Pero meron naman akong mga kaibigan na talagang full support sa Pangulo. Kasi nakikita nila eh. Nakikita nila yung mga result. Hindi sila nagbubulag-bulagan or nagbibingi-bingihan or papauto sa mga konting salita lamang ng mga taong one-sided, kung magsalita. Ano? One-sided yung agenda, yung purpose niya, nasirain ng Pangulo. Kahit na may nakikita na siyang kagandahan dyan, hindi niya pinapansin kasi one-sided siya. Doon lang siya kung ano yung nakafocus niya. Ayaw ko nang pag-usapan sana yung politics, kaya lang, this is not just about politics kasi. It's about the future of the Philippines, which is bansa ko rin. Hindi mo lang bansa, hindi niya lang bansa. Ha? Bansa natin, bansa ko rin. So, kung ano yung magiging future niyan, kung gaganda ang future niyan, syempre, gaganda na rin yung, maybe, yung future ko o yung future ng pamilya ko, di ba? So, reputasyon natin lahat yan. So, dapat, isa tayo ng paninindigan, isa tayo ng pag-iisip. Ano, hindi dapat tayo maging selfish. Kasi, mostly sa mga negatibong ito, ang iniisip lang nila pang sarili nilang puso at nararamdaman, hindi nila iniisip yung pangkalahatan. Na, so, yun lang. No hate. Peace. Everyone, peace, everyone, no hate. Wala akong galit sa kung ano man. Medyo dismayado lang ako. As I said, hindi po ito tungkol sa akin o tungkol sa inyo. Tungkol po ito sa Pilipinas, sa bayan, lalong-lalo na sa kabataan, sa kinabukasan. Doon po nakatoon ang lahat ng atensyon ng ating gobyerno ngayon. So, yun lang. At hanggang sa muli natin pagkikita sa next video ko. God bless you all. No hate, just love. And, yun. Yung TikTok ng Philippines, puro issue. Bring me my popcorn, mate! Ladies and gentlemen, TikTok was created to entertain people, not to brag about your issues to each other. Kung makitid yung utak ng isa, hayaan na dapat tong isa.